guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Isa ka rin ba sa mga taong nagreklamo kung bakit nga ba mataas ang first billing kay PLDT? So well guys, chill lang tayo. Patapusin mo yung video na ito, siguradong malilinaw kayo. Okay, without further ado, let's do this! Okay guys, let's start. As you can see, meron akong sinulat dyan ang mga terminologies o kung ano man yung tawag nyo dyan. Bahala na. So ayan, meron akong sinulat dito na first na kailangan natin tandaan para malalaman natin kung bakit nga ba mataas ang ating first billing kay PLDT. So okay, ito ang una yung billing cycle. So ayan. Ano nga ba yung billing cycle? So, ang billing cycle ito yung dito yung nag-uumpisa and then natatapos yung subscription natin. For example, sa mga monthly, sa mga tubig or kaya sa electricity, ayan, monthly ay mga yan, kaya din sa PLDT subscription natin. So, ayun, paano natin makukuha yung billing cycle natin kay PLDT? First, syempre may customer service yan o customer hotline si PLDT na 171 para concern natin or i-transfer natin kay billing kung ano yung billing cycle natin. Okay, moving forward tayo. Okay, nakuha mo na yung billing cycle mo kay PLDT. Ayun, ito yung second, ito yung second na terminology na sinasabi. So, ito yung prorated charges. Ano ba yung prorated charges na ito? Ang prorated charges, ito yung araw kung saan na activate ni PLDT ang ating subscription hanggang sa araw ng ating billing cycle. Okay, gets nyo ba? So, sa tingin ko hindi. So, ito, may ginawa akong chart para maging malinaw. Ito, sinama ko na yung December, January, tsaka February. Kasi, for example, yung sa billing namin ito. Ang billing cycle namin ay nag-start every 8th of the month. Kaya January 8 to February 8 ang aming billing cycle. Para makita nyo, para malinaw guys. No? Ngayon, punta naman tayo sa sinasabi natin, prorated charges. Ayan. Inactivate mo PLDT yung aming account ng December 31 and then hanggang February 7, so yun yung aming prorated charges. Bali ang aming prorated charges ay mapatak ng 8 days. Yan. Yan ang aming prorated charges. Kasi nag-start kami ng December 31 hanggang January 7. Paano natin makukuha yung kung magkano ang per day ng ating prorated charges? Ito yung computation guys. I-list down natin ang monthly billing service fee which is 1299. Divided natin in a 1 month, yun na siyang 31 days is equals to 41.03 per day. Ayan, nakuha natin ang per day natin ng prorated charge. Ngayon, itong 41.903 ito times namin ng 8. Saan ko nakuha yung 8? Ito yung 8 days na nagamit namin na internet na prohibited charges. 41.903 times 8 is equals to 335.22. So, bali tuloy yung kabuuan ng aming prohibited charge within the 8 days. Ngayon, dito na tayo.
average na rin na 335.22. Ngayon, ipa-plus natin sa ating monthly subscription fee na 1299. So, bali nyo kasi yung ina-fill namin. Ang ano niya is 1634.22. Bali yun yung first billing namin. Yung kung nalilito pa kayo guys, i-add nyo lang, ulitin nyo lang yung videos na to kung paano ko in-explain sa inyo. Then, sigurado ay makukuha nyo na yung sagot sa mga tanong kung bakit ba mataas yung first billing. So, ayun guys, another tip lang din, ayun, pagdating sa mga ganitong mga marami kayong tanong, maraming mga nagpapabother sa inyo kung bakit ba ganyan, bakit ba ganito, meron naman tayong mga social media app kagaya dito sa YouTube na pwede nating ma-search kung yung mga problema pa natin mayroong solusyon na katulad ng mga nakalasan din ng mga iba, di ba? So ayan, huwag pairahin yung init ng ulo, ganyan. So, positive lang tayo guys. Ayan, maraming salamat sa panonood nyo ng aking titing video na to. Sana nakatulong sa inyo. Okay, maraming salamat. God bless.